So what's up guys, welcome back to my YouTube channel for my another video tutorial. So in this video guys, I'm gonna show you how to fix this problem. Alam ko sobrang dami nagkakaproblema about dito sa verification code dahil sa loss na yung mga email address na nakakonect sa kanilang mga Moonton account at hindi na nakaka-receive ng verification code. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gagawin para maayos ang inyong mga problema. Kaya kung isa ka sa mga nagkakaproblema nito, make sure na tapusin nyo itong video tutorial natin at huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated para sa mga susunod nating videos. So, ano pang hinihintay natin? Umpisa na! So at eto na guys no, atin ang uumpisan. So bago tayo mag-umpisa guys, gusto ko muna sabihin ito sa lahat ng mga nagkakaproblema sa verification code. So bale yung tricks na ginagamit natin sa VNG guys is wala na yun. So hindi na yun gumagana. So ito na yung kailangan natin gagawin ngayon para ma-solve yung mga problema nyo about sa verification code. At dahil fix na yung mga video tutorial natin kung paano mag-bypass ng verification code, at ito na yung tanging way natin para ma-solve itong problema na ito. Para din mapalitan ng bagong email address yung mga nakakonect sa inyong mga Moonton account at hindi na kayo magkakaproblema about sa verification code. Ito na lang yung gagawin natin guys. Kailangan lang natin pumunta sa customer service at mag-fill up tayo ng form para matanggal natin yung mga lost email address na nakakonect sa ating mga Moonton account. So kapag nandito na kayo guys, kailangan nyo lang piliin itong account recovery para magre-retrieve lang tayo ng account din no, yung process natin para ma-fix itong problema na ito. Para mapalitan yung mga lost email address, piliin natin yung account recovery. At mapupunta tayo dito, tapos piliin nyo tong form account retrieval guys. At dito naman guys, ilalagay lang natin yung ID number and server ID ng account natin na hindi natin ma-open. Ayan, lagay natin. Then next. Tapos dito naman, click nyo lang itong may account is stolen. Pwede dito may account, ay may Moonton account email address no longer to access. So pwede nyo din yung piliin guys. Then after, ito yung malalabas. Then check lang natin yung Moonton account guys. So yan lang yung tatanggalin natin no, yung Moonton account. Ah, yung email address pala, nakakonect sa Moonton account. Then dito naman sa account stolen date, ilalagay nyo lang kung kailan na loss yung mga email address nyo or kailan nyo lang hindi na ma-open yung account nyo. Okay? So lagay nyo lang yung date kung kailan hindi nyo na ma-open yung account nyo. Okay natin. Then, next. Dito naman agad tayo sa details of any payment receipt. So ilalagay nyo lang yung mga recharge receipt nyo guys. Kung wala kayong recharge receipt, pwede kayo mag-recharge sa Koda Shop no. Yun yung ipo-provide nyo kahit mag-recharge lang kayo ng 10 pesos no. Para ma-provide lang kayo dito. Lalagay natin yung date. Then yung order channel, then order ID, no? Nang recharge natin. Kung saan man kayo nag-recharge. Sa Koda Shop ba, sa Razer Gold ba, or sa Google Play nyo. So ilalagay nyo lang guys. By the way guys, dapat yung kung saan nakalagin yung account nyo na lost, na nagkakaproblem sa verification code, yun din yung gagamitin nyo yung device sa pag-fill up ng form sa customer service. No? Natin. Then creation date ng account natin. Ilalagay natin. Ilalagay natin yung creation date. Then next natin. Then yung device model. Kung ano yung mga unang device na ginamit natin sa pag-download ng Mobile Legends at sa pag-create ng account yung na-loss. O yung nagkakaproblema sa verification code. So yung device, ay brand na cellphone nyo, ilalagay nyo dyan. Then yung active email address nyo, ilalagay nyo din. Kasi dyan sila mag-e-email sa mismong email address na ilalagay nyo guys. So dapat active yung ilalagay nyo na email address. Next agad natin.
Then lalagyan natin sa problem description. Ito lang guys. So pwede nyo ito gayahin guys. So lagyan natin yung email address natin, no? Then next agad natin. So agad yan guys, maghihintay lang tayo kung kailan mag-reply si customer service. So possible na magre-reply si customer service is 24 hours or 5 hours or 10 hours. Minsan mabilis sila mag-reply, minsan mabagal. So hintayin na natin yung reply ni customer service. The next day. So at eto na guys, no, kinabukasan nag-email sa atin si customer service sa mismong email address na nilagay natin dun sa form. So bali guys, ito yung email ni customer service sa atin. At dito mapapalitan na natin yung lost email address na nakakonect sa ating mga Mobile Legends account. At hindi na tayo ulit magkakaproblema sa verification code. Dahil active na yung email address na i-connect natin sa mga mismong Moonton account natin. At makaka-receive na tayo ng verification code. So huwag nyo lang walain yung mga email address nyo at i-note nyo yung mga email address at password nyo para hindi nyo makakalimutan. Yung kailangan nyo gawin guys, pag once na naka-receive kayo ng ganitong email, kailangan nyo lang tong gawin is stop here to go the website. Tapos lalagay natin yung bagong email address natin para mapapalitan yung lost email address na nakakonect sa ating mga Mobile Legends account. So at yun na guys, no, napalitan na natin na active na email address yung nakakonect sa ating Moonton account. So hindi na tayo ulit magkakaproblema sa verification code dahil active na yung email address na nakakonect sa ating Moonton account. So bale, yun lang yung gagawin nyo guys para masolve yung problema sa verification code, para hindi na kayo magkakaproblema. Sana na itong video na ito guys nakatulong sa inyo. At yun lang guys, peace out. Ingat kayo lahat. God bless you all. Peace out.